Hello mga ka-kitchen! Tara, luto tayo ng sinabawang isda. Timing na timing sa malamig at maulang panahon. Meron po tayo ditong laman ng isdang tuna at medyo matigas pa nga po yan at kakakuha lang sa freezer. Meron po tayo dyan 4 na piraso ng kamatis. Marami po talaga ako maglagay ng kamatis tuwing ako'y nagsasabaw. At huwag rin po pala natin itong kalimutang tanggalan ng buto. Ewan ko ba kasi napapansin ko pag sinama po natin itong buto, mas madali pong mapanis ang ating mga niluluto. At hinati ko pala yan sa 4 na parte itong ating mga kamatis para sakto lang po ang laki. At maglagay rin po pala ako dyan ng luya. Dati-rati hindi po talaga ako naglalagay ng luya kapag ako'y nagsasabaw, pero minsan ang ginawa ko, naghalo ako ng luya sa akin niluto. Napakasarap pala na may luya. Kaya nga yun, tuwing nagsasabaw ako, naglalagay na po talaga ako ng luya. Gumamit rin pala ako dito ng isang pirasong sibuyas at hiniwa ko lang po ito ng pabilog. Dapat mga 2 o 3 sibuyas ang ihalo ko dyan, kaya nga lang, parang bumabalik na naman ang presyong ginto ng ating sibuyas. Taya na nga po ang ating isdang tuna, medyo lumambot-lambot na po at binabad ko sa tubig, masyadong na frozen. At nilagay ko na rin dyan ang ating kamatis, sibuyas at ang ating luya. At pag nalagay na po natin ang ating mga samya, pwede na po natin itong isalang. Pakuluan lang po natin ito under medium heat hanggang sa lumambot po ang ating isda. At habang nagpapakulo po tayo, pwede na po natin himayin ang ating gulay. Alokbati po ang meron tayo dito. At medyo nalungkot nga po ako dito sa itsura ng aking alokbati at medyo matagal na sa ref. Medyo hindi na magandang ibang dahon. Pero okay lang, kahit papano may makukuha pa naman tayo sustansya dyan. Marami pa namang medyo okay ang dahon. At kapag kumulo na nga po itong ating sabaw, pwede na po natin ilagay ang ating dahon ng alokbate. At sa mga oras na yun, kumakalam na talaga yung sikmura ko sa sarap ng amoy ng ating sabaw. Napakabango po talaga kapag naglalagay tayo ng luya sa anumang sabaw na ating niluluto. Kalagay ko nga po dyan ang alokbate, hinalo-halo ko lang po para po mailalim po ang dahon ng alokbate at maluto na rin. Titimplahan ko na nga rin po pala ito ng kaunting asin. At hinalo-halo ko lang po yan para po matunaw ang asin ng pinantimpla natin. Pakukuluan lang po ulit natin yan ng mga 2 to 3 minutes hanggang sa maluto po ang ating dahon ng alokbate. Nakakamiss po talaga ang ganitong mga ulam, lalo na kapag ganitong maulan at napakalamig ng panahon. At tinikman ko rin po pala yan kung okay na po ang lasa na may ihango na at na makakain na tayo. At yan na nga po, sakto na po sa akin ang lasa, pwede na po natin itong hanguin. At yan na nga po ang ating sinabawang isda. Sana po nagustuhan nyo itong ating simpleng video. At kung nagustuhan nyo, huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share po ito. Sa hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe naman po ang aking channel. Maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang sa muli. Bye! God bless!